International League Chapter 691. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga ya, don't reach young blood. Yan nga ang sinabi nitong si Kaider Okawa matapos niyang alipustahin at gawa na ng isang madulas na sahig itong si Bynum. Kaya naman dito nga ya, nakakainis. Ganto na lang lagi. Ang upunan ng show ko ay hindi mga pre-predict kung ano nga ba ang larong meron sila. Grabe kong maglaro, halimaw na halimaw. Wika nga nitong si Coach Andy, samantalang dito nga ya. Ano? Ganto na lang ba lagi? Ha? Ano bang nangyayari, Beta? Anong nangyayari sa ating mga bata? Akala ko ba sila ang weakness na kupunan ng show ko? Bakit unti-unti na silang nababaon sa hukay? Wika nga nitong si Beta dito ya. Kalma ka lang, Beta. Hindi ko lang pinapakita sapagkat ayaw kong ma-stress ng todo. Ngunit bakit ganto? Tila ba nagsisilbing mga kuting na mahinang nilalang lamang ang ating mga pambato? Bakit ganto? Wika nga nitong si Beta, samantalang dito nga ya. Hawak-hawak na nga ng kuponana ng Vegas alas ang bola dito nga ya. Tim, wala nang mangyayari pa kung ganto na lang lagi. Unti-unti nang lumulobo ang kalamangan. Gawin na natin ang play na rapat-dapat dito. Wika nitong sila manang biglang pinasa nga ang bola dito sa kanilang sentro at pagpasa ng bola sa kanilang sentro ay isang tao. Kasunod ay isang tao. Yan ang isang trap na hinding-hindi nyo malulusutan. Wika ni Fujima at dito nga ay, ano? Tatlo agad sila ang nakapalibot sa akin. Paano ko malalagpasan ang gantong klase ng depensa? Ano na naman ang nangyayaring to? Wika nga nitong si Peterson at dito nga ay, ano? Nakakainis sa Uragi, Rukawa at Akagi ang nakapalibot dito kay Peterson. Kailangan mong ipasa ang bola sa lalo ng madaling panahon. Wika nga nitong si Harold, ngunit dito nga ay 3 seconds violation para dito kay Peterson. Ngayon, posisyon na ng Shuhuku High School. Wika nga ng referee, kaya naman dito nga ay nice defense! Grabe naman ang defense ang pinapakita ni Shuhuku. Walang ya talaga, matik na matik, napaka-solid! Sigawan nga ng mga tagahangan at dito nga ay mapunta nga tayo sa kabilang panel at dito'y nag-uusap nga ang kupunan. Ang St. Joseph Academy at dito nga ya, na-reveal nga na ang St. Joseph Academy pala ay kinabibilangan nila Uzumi at dito nga ya. Ang ganda ng pinapakitang laro ng kupunan ng Shuhuku High School. Ano ang balak nyo? Sila ang ating sunod na makakalaban, alam nyo ba yun? Wika nga ng kanilang coach at dito nga ya. Aba, hindi ko pa nakikita ang bracket at susunod nating makakalaban. At surpresa ang kupunan ng show ko pag nakita nila tayo. Ibabalik ko ang bangungot sa kanila noong nakaraan. Wika nga nitong si Choshiya at dito nga ya. Tama ka, Choshiya. Dudurugin natin ang kupunan ng Shuhuku High School at ipapakita sa kanila na hindi sila ang karapat-dapat na magkampyon dito sa pinakamataas na liga at hindi dapat sila ang magkampyon. Tugon nga rin nitong si Uzumi at dito nga ay, tama kayo, hindi silang dapat magkampyon. Napakasakit ng aking kalooban nung hindi ako sinama noong nakaraang laban nila kasama ang buong Japan. Kaya naman,
Eto na ang tamang oras upang ipaghiganti at ilabas ko ang aking sama ng loob. Wika nga nitong si Hanagata. At dito nga ya, tumugon ang kanilang coach at nagwika nga. Siguraduhin natin ang panalo. Sapagkat pag natalo natin ang kupunan ng Shohoku High School, ay magkakaroon na sila ng isang talo mula sa atin at isa dito sa kantor. Kaya isa lang ibig sabihin nun, laglag na ang pambato ng mga tao at isusunod natin ang kupunan ng kantor Dream Team. Wika nga nitong coach nila Uzumi at coach ng St. Joseph nang biglang merong ang dumating at dito'y hi, kay tagal-tagal ka naming hinintay, ngayon ka palang dumating. Ano na naman? Ha! Point guard ng aming kupunan. Dali na! Wika nga litong si Chosy at biglang ang tumugon at ascension na kung ako'y nahuli. Ha! Binigyan ko lamang ang payo ang kupunan ng Shohoku High School bilang pamemeki sa kanila. Binigyan ko sila ng isang rason upang mapigilan ang bull rotation ng Vegas sapagkat gusto ko silang makaharap na punong-puno ng kumpiyansa. Wika nga ng kanilang point guard at dito nga ya, eto pala si Daimoro Boshi ng kupunan ng Iowa Academy at dito nga ya, bigla nga sumigaw ang lahat at nagwika nga, Tantur Dream Team, kupunan ng Shohoku High School, kami ang magkakampyon at sa bracket ng kabila, dudurugin namin kayong lahat. Wika nga nila ng sabay-sabay at sa kabilang panig ay isang revelasyon na naman ang naganap at dito nga ya. Coach, bakit na naman? Ganto na naman ang linalaro ng ating mga pambato. Akala ko ba kakapusin ang Shohoku dito? Ngunit ang ating dineploy na mga alay ay tila ba nagsilbing mga alay? Wika nga nitong si Matsumoto at dito nga ya. Tama kayo. Mukhang tayo na nga lang talaga ang tanging paraan upang talunin ang kupunan ng Shohoku. Hindi ko pa alam kung sino ang susunod nilang makakalaban. Kaya tanggap ko na ang ating dilubyong kaharapin. Ngunit kailangan buong puso at buong tapang nating kaharapin ang Shohoku High School. Wika ng coach ng kantor at dito nga'y tumugon nga itong si Naito at nagwika nga. Ikaw, kantor, sayang pa naman ang new look mo. Nagpaahit ka naman at bagong gupit ka pa. Ngunit yung pinili mong mga bata, tila ba pipitsugin ah? Vegas alas pa. Wika nitong si Naito dito nga'y manahimik ka nga Naito. Malaki ang tiwala ko sa mga yan. At lalong-lalo na dito sa choice ni Beta at Omega. Nakasalalay rin ang pusta ko sa kanila. Kaya panigurado, isang malaking comeback ang gagawin ng mga yan. Wika nitong si Kantor. Ang daming revelasyon na nangyari sa chapter na to. Ano kayang kakalabasan ng labanan? Ang lahat ng yan ay abangan natin sa susunod na bahagi.